naging ito. Kami naman pong bibigyan daan ang naging aksyon ng CCOPS na dinanap po sa PDEA ang pagbibigay ng mga trabaho sa pamagitan ni General Santiago ay naging matagumpay po ang partnership nila ng CCOPS sa PDEA at maraming mga kumpanyang lumahok para matugunan ang mga proyekto ng CCOPS at kasabay nito ang one-stop shop ng NBI ng iba-ibang tanggapan ng ating pamahalaan upang mapabilis ang serbisyo po na ika nga ibinaba ng nasabing organisasyon. Mga kaibigan, nandito po aming pakipanayam sa kanila. Mga kaibigan, nandito po kami sa Philippine Drug Enforcement Agency at kung saan po dito ginanap yung isang proyekto po pagbibigay pagkakataon sa ating pong mga kababayan na walang trabaho sa pamagitan po na inunsad na programa, Joint Force ng CCOPS ni Mr. Thomas po at ang kanyang mga kasama, sila Portia, sila Vice Mayor. At syempre si Major Emmanuel Enriquez. Okay, ginawa namin yung project nito, no? Para mabigyan ng pagkakataon yung mga adik, yung mga walang trabaho, walang hindi nakapagtapos ang pag-aaral, na mabigyan ng tsansa na makapagtrabaho. Papasalamat kami kay Director General Santiago at itong si Director Major Emmanuel Enriquez na tumulong sa amin na sa proyektong ito na dito namin ginawa sa PDEA. Para makita naman nila na ganong kabait ang mga tao sa PDEA. Under the theme, Rising Above the Challenges, Moving Towards a Drug-Free Philippines, ang daming proyekto na iniimplementa ngayon together with non-government organizations that are fully supported by the Director General of the Philippine Drug Enforcement Agency, si Senior Undersecretary Dionisio Santiago. He is one of the officers in the PDEA who cares for the community. Itong project na ito, Job Fair, this is an example of a project wherein we cooperate with an NGO that is very active, kagaya ng CCOPS. Yes, we also conduct medical missions for the community. We also conduct lectures and seminars for free. And we also have various trainings for various lecturers nationwide. Tumutulong pa rin po kami sa mga tao na nais magkaroon ng hanap buhay. Alam po namin na kailangan pa rin po ng mamamayan natin na magkaroon ng tamang hanap buhay para hindi po sila naliligaw na landas. Ako po ay napapasalamat sa CCOPS, sa PDEA, sa pagbigay sa amin ng oportunidad na lahat ng mga NGOs na mag-participate ngayong araw na ito at kahapon, marami ang nagpunta, nag-response, o kahit na mga PPC na binigyan din ng diin ng isang kumpanya. Thank you very much and you are all welcome to come to our job fair. Gusto ko lang ipasabi sa lahat natin for the various stakeholders in the community that the PDEA cares and we are here to serve you in any way we can. Gusto ko pasalamatan una-una ang PDEA sa pagtutulong sa Confederation of Community Oriented Policing System at CCOPS at lalo-lalo na sa mga kumpanya, yung dole, yung peso at yung mga staff ko, mga organizations na nag-support dito sa event nito, yung Jobs Fair. I hope a lot of people will be coming and apply for their job. Okay. Mga kaibigan, mula po rito sa PDEA Quezon City, siyempre kasama natin ang CCOPS, ang PDEA, at ilang mga kagapay natin. Ito po mga lima kaibigan ng paglilingkod bayan na hinatid sa inyo ng programang Gabay at Aksyon.